Good morning, world! Good morning, plantito at plantita! Welcome back sa aking channel! Kung saan, yan, nakikita nyo, sinag na po si Haring Araw. Talagang sumisipa na siya ang kanyang init. Wow! So, update muna tayo dito sa ating Burley Marks. Kung saan, pinapainita natin yan. Yan, alam nyo na, sa aking binigay na tip para sa ating mga variegated na mga halaman gaya nitong Burley Marks ay dapat painitan. Dapat ilalagay natin sila sa sinaga ng araw. Hindi naman yung masyadong init. Ito naman yung aking Ring of Fire tricolor. Tingnan nyo, ganda, di ba? So, medyo madumi pa ang kanyang dahon dahil napisikan ng putik dahil sa ulan lately. Ayan. Yan ang aking Ring of Fire na talagang kitang-kita na ang kanyang kitang-kita na ang kanyang variegation ng kanyang dahon. Ang liit pa nito, subalit makikita mo na talaga ang kanyang kulay, mga naglalarong kulay sa kanyang dahon. Talaga ang ganda, grabe. So, yan, tip ko yan. Kung ang ating mga variegated na mga halaman dapat ay nasisinaga ng araw. Kaya pinapaarawan natin sila dito. Dito ko sinilagay sapagkat tuwing umaga talagang makukuha talaga nila ang fresh talaga. Yung unang sinag ng araw. Ah, grabe. Bidlisi unang araw. Yan. So, ngayon pala ang ipiflex ko ay hindi itong mga halaman. Itong garden ko, dahil sa dumadami na mga halaman, iba't ibang halaman, nagiging tahanan na siya ng mga iba't ibang hayop, ng iba't ibang mga creature, gaya ng mga ahas, yes, hindi ahas, ng mga daga. Daga, may mga bubuyog na talagang busy araw-araw dito na nangungulekta ng pollen. At meron din dito mga palaka, grabe, sobrang daming palaka kasi meron kaming patubig dito. Tsaka, meron din namang mga tabili, yung mga maliliit na lizard. Nakita niyo yan sa mga dati kong post. So, balit ngayon, alam naman natin dito, madami kang maririnig. Kung andito ka lang talaga sa kinatatayuan ko, talagang maririnig mo ang chirp ng mga ibon. tweet na mga ibon. Ah. At ngayon, isa sa mga alaga ko dito, talagang excited ako na i-share sa inyo. Na-share ko na ito sa aking vlog. Itong ibon na namumugad sa aking halaman. Ito. Umbrella ito na halaman. Umbrella ba? Tama ba ako? Yan. Dito siya gumagawa ng kanyang pugad. Apakaliit na uri ng ibon na ito. Subalit, hindi ko siya matiyempuhan na makuha na ng video dito. Ito yung pugad niya. May dalawang itlog. Yan. O, makikita nyo, update lang tayo. Meron na siyang baby. Ayan, oh, wow. Yan ang baby. Kita ba? Ayan, baby niya. Para makita, no? Oh, ayan, gumagalaw. May gumagalaw. Yan, ganda. Di ba? May gumagalaw talaga. Tapos, kita nyo. Yan, ang bibig niya. Ang cute. Diba? Ang saya lang talaga. Kasi sa libro ko lang to dati nakikita. Sa balit dito, makikita mo na talaga siya. Ayan. Diba? Kita nyo. Oh, galing. So, yan. Meron niya akong poem na naalala yung... basta. Oh, yun na. Ang ganyang bibig. Diba? Kala niya, mama niya tayo. So yan, I'm so blessed and happy na nagiging tahanan ng mga hayop ang ating garden. Yan, tingnan niya natin ulit. Cute. Galing, ganda. Galing, di ba? Ganda ng ibon. Dalawa yan. Yan, kala nila mamatay niya. Yan, so meron tayong bisitang Marites. Nakikisyosa din. Ayan! Nalagi! Uy, galing! Diba? So, ganda lang talaga. So yan ang ating maaring share sa ating kalikasan kung saan nagiging tahanan tayo. So, alam naman natin na medyo nawawala ng kanilang natural na tahanan dahil sa masama tayong mga tao.
So ngayon, dahil sa nagpapaganda tayo ng ating garden, ng ating kalikasan, nagpaparami tayo ng mga tanim, mga halaman, mga puno, mga gulay. So eto na. So eto na yung magandang effect. Ibig sabihin, ang aking lugar ay talagang napakagandang lugar para sa mga, hindi lang sa tao, kundi pati na rin sa hayop. Nagiging balanse na ang aking ecosystem dito. Balanse ecosystem, di ba galing? So yan lang po ang aking isi-share sa aking vlog na to. Sana yung nagustuhan nyo. Please comment below kung ano bang pwede nyo o ano bang masasabi nyo dito. O talaga, di ba? So sinasabi ko na daming hayop dito ha. May ahas pero hindi ko pinapatay sila. Kung hindi, pinapaalis ko lang. Meron nga dito mga bubuyog na hindi ko pwede madiligan dahil sa baka makagat tayo. So balit hindi ko sila pinapaalis, hindi ko sila sinasaktan, ginagalaw. So balit, pinaano ko lang talaga sila. Pinahintulutang manatili sa aking garden sabagat parte sila sa ating buhay. So yan lang po ang maaaring maisi-share ko sa inyo sa vlog na ito. So vlog for today, sa naway nagustuhan ninyo. So hindi pa nakapag-subscribe na aking channel, please do subscribe my channel. Pretty Kelizen! Libre lang po. At always remember na lagi lang tayong masaya at positibo sa buhay sapagkat ang may masaya at positibo sa buhay ay may magandang pamumuhay. Always remember, God loves you and Tete Ken is in. Loves you. Bye-bye. Good morning.